Hi guys, so we're now testing the Zebra Helmet Terminator and itong Lexin G16. So samahan niyo ako, tingnan natin kung kamusta performance. Okay guys, so now let's try the music inside the helmet. So nandito ko ngayon riding the Cabo Mantis. And let's see kung gaano kalinaw itong Bluetooth na music inside the helmet. So ngayon nakasara yung visor ko sa harap para mas kulob. And then later on tingnan natin mamaya pag nakabukas. So let's play some music. So yun guys, kita nyo sobrang linaw. Actually dito sa loob ng helmet kahit tumatakbo ko, sobrang linaw ng audio, ng music. And considering na hindi pa ako talaga nakasagad ng volume niya na, ang ganda-ganda ng qualities ng speakers ng G16 na Lexin. So ngayon naman, subukan natin yung course using the Siri or the S1. Okay guys, so ngayon naman we're going to test the calls and the Siri function nitong Lexin G16 while riding. So ngayon nag-ride pa rin ako, hawak ko yung dalawang handlebar and we'll try to call ng hands-free. So let's try it. Hey Siri, call Sweetie Pie. Calling Sweetie Pie. Okay, so ito very convenient talaga sa mga electric scooter riders kasi hindi natin kaya talaga pumindot ng cellphone. Unlike sa motor, kaya mo na mag one hand, madali lang dahil nakaupo. Pero hello. Hello, hi Sweetie. Hi Sweetie. Yes, just checking lang itong audio quality ng Lexin kung malinaw while riding. Okay. Malinaw naman ba? Yes, malinaw naman. Okay. Actually, ito, nag-ride ako ngayon pero nakasara yung visor. Subukan ko lang i-open yung visor para test din natin kung malinaw pa rin siya kahit naka-open. So, okay. Wait lang. Slow down lang ako konti. Ayan. Okay. Ayan. So, ngayon naka-open na yung visor ko. Kamusta yung quality ng audio? Parang walang difference dun sa sarado yung noise. Ah, talaga? So, ibig sabihin kasi nun, gumagana na yung noise cancelling nitong mic or yung audio nung Lexin. So, okay naman. Wala masyadong mapapag. Maraming akong sasakyan na kasabay ngayon eh. Hindi mo sila masyadong naririnig? No, not at all. Okay. Ayos. Okay, so ganito. Can you call me lang pagka baba ko na itong phone? Tapos testing naman namin yung auto answer. Okay. Okay, sige. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okay guys, ngayon naman let's test the auto answer feature. Ito kasing Lexin has auto answer. So yan, namatawag na si Mrs.
Dapat to tatlong ring and it will automatically answer the call. Hello, City. Hi, City. Hi, ayun. Sakto. Saan ka? Ah, papunta lang ako ng shop. So, tinesting ko lang tong auto answer. After 3 rings sa akin, sumagot na. Sa'yo ba? Tapos sakto lang ba yung 3 rings? Yes, 3 rings. Okay. All right. Sige. Thank you, thank you. Okay, bye. Love you. Love you. Okay, so, yun guys. Nasagot niya, nag-automatic answer siya. So, ganun ka-convenient lang ngayon gumamit nitong intercom dahil kaya mong sumagot ng telepono, kaya mong tumawag nang wala kang pinipindot sa cellphone and habang nagra-ride ka. Kasi yun yung pinaka-importante sa atin talaga, mga electric scooter riders. Kaya sakto-sakto to. Lahat ng models merong ganitong auto-answer features and lahat din is pwede kang gumamit ng Siri or S-Voice. So, dito muna. Magpa-park muna ako and thank you guys for watching.